Kaya siya binansagan ng Mr. Consistent nga dahil lagi siyang meron sa MacArthur. Siya nga lang ang nakagawa nun sa ibang nakakalabati dito sa Pilipinas. Yung laging meron sa MacArthur. Master, nandito nga tayo ulit. Araw ng Biyernes nga ngayon. Sa mga nagtatanong kung ano yung ginagawa ko pagka Biyernes nga. Loading nga mamaya natin sa MPC ng Katanawang Quezon. Kahapon nga nag-toss tayo at ngayon nga nagparonda lang tayo ng halos 2 oras kaya nasunog tayo sa araw ngayon. Nagparonda tayo kanina alas 9 dahil kagigising nga lang natin. Hanggang alas 11 kapapasok nga lang ng ibon natin. Hindi na natin nakuhanan ng video kanina. Eto nga, nagpatukan na tayo kanina. Ito yung mga ibon natin, preparasyon natin para sa second lap, sa fourth lap ng fundraise, ng super fundraise ng MPC. Ayun nga, medyo napapansin niya, medyo basa yung tae kasi nga marami silang nainom na tubig. Kaya pa minsan, huwag niyong iisipin na may problema yung ibang pagbasa yung dumi. Pwedeng marami lang napainom lang sila ng maraming tubig dun sa inuman nila. Dahil pagod nga yung katawan nila sa lipad. Nag-postplay nga ako kanina, Biyernes, halos 2 oras. Halos 2 oras ako nagpalipad. Kaya medyo pagod pa yung katawan ng ibon natin. Kaya mamaya na hapon, paparonda tayo ulit. Pero ano na lang, lipad pogi na lang. Oh my God! Hindi na natin masyadong papagurin mamaya kasi kargahan niya, baka maghanap ng tubig. Baka maghanap ng tubig sa truck bukas ng Sabado, hindi makainom na maayos, tumukod yung ibon natin. Yun nga yung discarte ko pagka Biyernes ang loading. Pag malapit pa, ganun nga. Pag malayo na rin, halos 7 beses ako nipapalipad pag Biyernes na. Iba-iba kasi discarte. Hindi ako kasi masyadong matos dahil medyo tamad na tayo maghahagi sa pagtutok dahil napapagod din tayo. Saka naglalaro lang tayo, nag-enjoy lang tayo sa hobby. Hindi naman tayo talagang nakikipagdurugan ng ibon. Kung masipag talaga kayo mag-training, pwede nyo kayo mag-training lagi, madalas. Tayo naglalaro lang, kaya yan yung discarte ko. Paronda lang ako ng paronda. Sana nga itong mga ibon natin naka-entry ng MPC fundraise. Lahat sila yung na-entry natin. May mga kaibigan tayo mga nag-entry nga ng ibon natin. Dahil hindi nga tayo masyado masugal na. Malaki nga yung pa-premium ng fundraise natin ngayon sa MPC. Tatlong motor ang pinapremium ng MPC ni Boss Alan Richie de Leon at ni Boss Marlon Lim at sa mga coordinator ng MPC. Kapag usapan nila na laki ng premyo ng fundraise nga. Tatlong motor. May NMAX sa first overall. At meron din may yata yung check-in . Tapos isa pang motor. Bakit tatlong motor yung papapremyo? Sana nga makadali tayo dahil in-entry nila natin silang lahat. Yung ganong katuwang nga ng karera, paminsan dapat sabihan nyo na para mag-enjoy nyo na lang. Kahit medyo magastos, para mayroong saysay yung pagsali natin sa pag-aalaga natin. Pumili na lang kayo ng gusto nyo isali kung hindi nyo kayang lahatin. O kaya magpapusta kayo sa mga iba-ibang kaibigan nyo na gustong pumusta lang. Para ma-enjoy lang nila yung laban. Para walang sisiyan nga na masabi natin na mabilis yung una kong ibon. Pangalawang ibon yung napustahan ko, sayang. Para wala tayong panghihinayang. Entry na lang. Enjoy na lang natin. Ayun nga, lahat yung naka-entry. Nung first lap nga, 24 silang na-entry ko. Kaya lang, yung isa ko nga nung second lap, hindi ko nga naikarga dahil sumabit na nagkaroon ng pilay sa paa. Kaya hindi ko siya naikarga, ngayon natin kakarga siya sa Katanawan para mahihabol sa derby, para medyo may batak yung ibon natin ng konti. Ito yung dumi nga, ito. Napapansin nyo, basa nga. Ayos ka nga, mga kamaster. Huwag tayo masyadong nervyoso pagka nakita natin basahin dumi ng ibon natin.
Dahil yan, pwedeng sa ronda na lang. Ito yung bago pasok natin na yung breaks. Ang problema nga dito, sama-sama yung young bird natin. Ito yung lalaban nga natin ng morto. Yan nga, medyo nire-relax natin. Yung ibo nga natin dito, ang hirap ng kalagayan natin dahil nga yung tinuturuan natin na itong north na isasama pa natin sa south, kaya ang hirap. Hindi natin masasabi, baka tamahan din sila ng sakit dahil lalo na ngayon, wala pa akong pang... hindi ko pa sila na-injectionan. Kasi nga, iniisip ko yung south eh. Ang hirap ng kalagayan, kaya next year, pipilitin natin gawin itong kabilang kulungan. Gagawa na tayo ng magandang ano, kulungan dito na pang north and south para maglalaban tayo ng north and south. Sayang din kasi yung north dahil paminsan mahaba yung pahinga natin. Kahit nakakapagod na yung karera, eh namimiss natin na mag-load, mag-karera pagka north. Gagawa rin tayo ng brideraan doon sa labas. Marami tayong plano dito sa kulungan na to. Kaya lang yung budget lang ang kulang natin. Medyo madugo rin kasi yung gasto sa pagpapagawa ng kulungan. Pag gumawa nga tayo ng kulungan, yung maganda na. Yung magiging masaya na tayo at relax. Ayun ang masasabi ko mga kamaster. Mga nagtatanong ko ano pinababaon ko sa truck, wala akong binibigay. Wala akong binibigay ng mga ganun. Pag gusto nyo mabilis ang ibon nyo, magbigay kayo ng mga sinusubo. Nung araw nga, nagsusubo ako ng axle, lifetime. Maganda sa ibon, ang tuli ng ibon, kaya lang nasusunog na yung ibon. Hindi ko na kailangan yung ibon na ano, na mabilis. Yung iba nga, gusto manalo lang sa fan race, eh gusto natin manalo sa dulo. Dahil nga yung pagpapadulo ng ibon, iba yon. Katulad nga ni Idol Reggie Cruz, yan, isa sa magaling na nga, nagpapadulo, lagi may MacArthur yan sa Katakloban. Ayun nga, sikreto ni Reggie, hindi siya masyado nagdudurog ng ibon. Yung iba nga ay training na malalayo, tos na tos na malalayo, pero si Reggie nga ay simple lang ang ginagawang diskarte. Ang diskarte nga ay simple lang, tamang lipad lang, yung lipad pogi lang. Pag nag-training nga siya ay hala-hala lang. Hindi niya masyadong dinudurog yung ibon, kaya pagdating na MacArthur, lagi siyang merong ibon. Kaya siya binansaga ng Mr. Consistent nga, dahil lagi siyang meron sa MacArthur. Siya nga lang ang nakagawa nun sa ibang nakakalapati dito sa Pilipinas. Yung laging meron sa MacArthur. Kaya pag kukuha tayong ibon, alam niyo na, bili-bili na, baka maubusan. Basta't bili-bili lang, baka maubusan. Nagtatanong, paano kami nagkakilala ni Reggie? Nagkakilala nga kami nung... connection nga kasi ang pagkakalapate. Maraming naging daan. Una sila Sendong at si John Caruncho. Magkakaibigan nga sila nung araw pa. Sila yung mga naunang magkukumpare. Yan, si Sendo ay isang lockman nga dati nila Philip Tanchi. Tapos naging lockman nga ni Boss Jimmy Gan. Sinama nga ako ni Sendong doon dahil may abang sila Sendong noon nung karera ng Tacloban. Yun nga, solo winner si Reggie nung Tacloban nung time na yon. Napakagaling nga nung ginawa ni Reggie na yon, napakahirap nung laban ng karera ng Tacloban dahil wala nga nag-lock ng... siya lang nagsusolo ng clock sa PFC ng Tacloban. Kaya naging kaibigan nga natin si Reggie no, na nakakuha nga tayo ng... nakasama natin siya sa pag sumasabay nga tayo sa PFC. Dahil nag-PFC din tayo no, nakikisabay lang ako sa kanya sa pagsoli ng bandy clock. Tapos doon na, naging close na nga kami. Lagi na kami nagkukwentuhan, nag-uusap. Hanggang sa... nakakuha, nagte-training na kami na magkasama, sumasama na ako sa kanya. Dahil nung araw nga, hindi nga ako marunong. Yung mga tos na yung mga naipanalo kong ibon na mga overall nung north, saka nung south, ay walang tos. Talagang ano lang, alagang maayos lang, malinis na patuka. Pero nagbibigay nga ako ng mga vitamins nung panahon na yon, nagsusubo rin ako ng pabaon. Okay naman, pero nung 2 times sa overall ko, hindi ako nagsusubo nun. Dahil busy nga ako, ginagawa tong bahay namin. Yung lumang loop ko nga doon sa kabilang barangay, doon nakalagay yung kulong ako sa bahay ng kaibigan ko. Yun nga, hindi ko naasikaso yung ibon.
nung hindi ko sila naasikaso na nakatutok ako na yung iba kasi magulo eh. Bigay ka ng bigay ng ano-ano pa, doon pa nasisira yung ibon. Kaya ngayon, lalo pa akong napaganda nga dahil naglaban ako ng walong superset na sinising. Ang kinuha ko, 8 pieces na rin nga, 6 yung napadulo ko. Yung dalawa lang nawala sa akin nung panahon na yon. Yun nga, yung overall ko nga, yung isa, yung 2 times overall nun sa EPFC at sa SR. Tapos naglaban ako, puro isa na nga lang. Tapos doon na nagsimula na nagpasok ako ng mga lahi. Dahil nga, nakakuha na ako ng lahi sa mga kaibigan na pilim-pili na nga. Tinutukan ko na lang yung bloodline na hawak ko, yung kartos nga, saka yung Baker. Meron din ako nakuha ang France noon. Kaya lang, hindi ako masyadong swerte doon sa France na yun. Pero meron ako na inbreed sa France Baker nga. Yun nga, yung si Susmita nga. Yun yung napunta nga kay Reggie na naganak ng Rustic Roach. Halos inbreed siya sa Baker nga. At may pasok siya ng France. Yun ang istorya nun. Doon nga yung ano, doon kami lalo naging magkadikit ni Reggie nga nung panahon na yun. Mga 2011 nga. Pero nakakilala kami mga 2010. Sila nga kasi ang ano, sa kwentuhan nga nung araw, sila yung masasayang pansier nga na magkakaibigan. Yun nga, napasama nga tayo sa grupo nila. Hanggang sa lumawak pa ng lumawak yung koneksyon na pagkakalapati. Mas marami tayong naging kaibigan. Mas masarap yung marami tayong kaibigan, mga kamaster, kahit sa marami tayong kaaway. Kaya iwasan natin makipagtalo na lang. Yan nga yung mga tips ko, yan. Tignan nyo, relax na lang ibon natin ngayon. Hinahayaan ko lang pag Biyernes na mag-relax na lang sila. Dahil nga pagod yung katawan nila sa pag-ronda. At nagpaligo nga tayo ng malatayo ng Lunes. Yung pagmamalatayo nga, yun nga yung ginagawa ko pagka malapit na yung derby. Para yung kuto nga, malaglag na yung mga kuto nila, wala na akong problema, wala na akong iniisip sa kanila. Nakakapag-relax sila lang ngayon, hindi na sila masyadong malikot, nakamot ng kamot. Kaya napapansin nyo, tignan nyo, hindi sila masyadong magulo. Ngayon nga, magkakondisyon na kita ng breeder. Dahil kailangan na natin mag-breed ng mga pang-south natin. Patapos na nga yung breeding natin ng north. Sa nagtatanong kung anong clutch yung ano, ginagawa ko, papalit-palit ako ng breeder kasi kala nila laging nakasalang ang ibon ko pero hindi. Meron akong ibon na ginagamit talaga na panglaban. Meron akong ginagamit na ibon na pangyaya din. Minsan gayaya din ako. Kasi nga pinapalakas ko yung mga breeder na gagamitin ko para sa south. Kukunti nga lang yung ibon natin, hindi natin kailangan na masyadong maraming ibon. Pero masarap yung maraming ibon kung quality halos lahat. Kaya masasabi ko nga lang sa mga newbie, pagkakukuha tayo ng ibon, kunin na natin yung mga kalidad na ibon, yung mga talagang quality. Di bali na medyo mahal. Basta't ano, basta't gusto niyo yung ibon, saka kilalanin din natin yung mga pagbibilan natin. Bilan na natin yung mga ano, mga kilalang pansier na talaga nagkalaban. Bili-bili na, baka maubusan. Basta't bili-bili lang, baka maubusan. Salamat mga kamaster! Dito na lang tatapusin tong video na to. Sa mga nagpapa-shoutout, i-comment nyo lang sa baba ng vlog yung mga name nyo. Sa shoutout natin lahat yan. At yung mga may tanong, sa vlog na lang yung itanong para malista natin dahil sa messenger nga, ang hirap nga sagutin. Saka yung mga nagtatanong ng nasabi na natin sa vlog, panoorin nyo na lang yung vlog para hindi nyo natatanongin ulit. Ayun nga mga kamaster, salamat. May gusto kayong suggest, suggest nyo na lang. Comment nyo sa baba. Bukas nga, dadalaw na tayo kay Idol Reggie, doon tayo gagawa ng bagong content. Pipilitin natin maging masaya yung mga viewers ulit. Kasi medyo busy nga kami ni Reggie ngayon. Dahil si Reggie ngayon nagtatraining lagi sa South. Busy siya dun sa pagtatraining din niya ng ibon. At ako naman busy dito din. Ito nga, busy tayo sa pag-alaga dahil ang init nga dito. Madala nga tayo umakyat. Pagkagantong karera nga, ginagawa natin yun na. Yung ano na, puspusan yung tutok natin sa ibon. Kaya maghapon tayo sa kulungan ngayon. Ganon din kay Reggie, maghapon din siya sa kulungan. Para nakatutok, kung may problema yung ibon, ma-adjust natin kung ano pwede natin gawin. Ayun nga, yung masasabi ko mga kamaster, salamat.
Abangan natin ulit yung bagong episode natin ng Itanong Nyo Kay Master. Salamat mga kamaster sa suporta. Paki-subscribe din yung channel natin. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na. Paki-share din yung mga video natin para dumami yung mga views natin. Yung mga viewer natin, dumami rin. Salamat sa suporta. Sige, kayo na bahala. Bye-bye. Shoutout nga pala, Team Montalban, Jason Dominguez, Melanie Dominguez, JTD Lok, Carlo Di Guzman, shoutout sa'yo pare. Chef Gabo, Japanese Chef, shoutout sa'yo. Shoutout, Lil Jen, Ramon Chavez, Jepoy Lok TV, Ryan Lumabas, Abilino Damaya, Dre Lok TV, Kevin Brilata, Rogelio Ramos, Edno Tabliga, Patrick Bayola, Nator Lop, Daniel Macanas, Papa Joke Lop, Marlene, JS Lop, Bet Lop, kala ko Bet Lop eh. Bet Lop, MJ Lop, Gabriel Lop, Raniel Villaverde, Ernesto Morales, Anthony Borromeo, Red Lop, Jason Villegas. Shoutout sa inyo lahat. Yung ibang hindi na shoutout, shoutout na sa inyo lahat. Salamat mga kamaster. Thank you for watching. Like and subscribe.